Narito ang pinakamalalaking balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Pinag-aaralan ng Department of Justice kung maaaring panagutin si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. sa ilalim ng anti-terror law. Ito ay kaugnay sa pagpatay kay Governor Roel De Gamo at walong iba pa noong Marso. Sa pagdinig dito ng Senado, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sakop ng anti-terror law ang lahat ng naging paghahanda para maisagawa ang pagpatay kay De Gamo. Kabilang dito ang pag-upa ng tauhan, pagpopondo, gayon na rin ang pagbili at pagpapakalat ng armas. Magkagayunman, matagal na pag-aaral umanong kailangan para iugnay sa terorismo ang pagpatay kay De Gamo dahil posibleng maapektuhan ang mga naunang isasampang kaso laban sa mga sangkot. Aniya sa kaso ni Teves, posibleng ipadeklara ang kongresista bilang terorista para mapilitan itong sumuko. Itinuturo si Teves bilang pangunahing mastermind sa pagpatay kay De Gamo na maigpit naman itong itinatanggi. Pinabeberipika naman ng Senado ang balitang nakita umano si Teves sa isang hotel sa South Korea. Nanawagan si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at dating Deputy Officer Ricardo Zulueta na sumuko na. Kasunod dito ng pagpapalabas ng korte sa Las Piñas at Muntinlupa ng warrant of arrest laban sa dalawa. Ayon kay Azurin, itinuturing na bilang pugante ang dalawa. Anya, inalok na niya noon si Bantag ng seguridad mula sa PNP laban sa anumang banta nang masibak ito sa Bureau of Corrections. Dagdag nito, mas magiging madali para kina Bantag at Zulueta kung susuko sila at ipagtanggol ang mga sarili sa korte. Itinuturing sangkot sina Bantag at Zulueta sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa middleman na umupa sa mga hitman na si Jun Villamor. Ikinasana ang manhunt operations sa Bulacan at Caloocan laban sa dalawa. Umaasa si Bureau of Corrections Chief Director General Gregorio Katapang Jr. na maipasasara nito ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa sa taong 2028. Ayon kay Katapang, plano niyang mailipat ang nasa 30,000 mga preso sa NBP sa iba't ibang regional prison facility sa bansa sa loob ng 5 taon. Ngayong taon, plano ni Katapang na ilipat ang nasa 7,500 inmate na nasa mga minimum at maximum security compounds sa Davao, Leyte at Palawan. Para maisakatuparan ito, hihingi umano siya sa Kongreso ng nasa 5 bilyong pisong pondo para sa relokasyon. Bahagi ang planong paglilipat sa mga preso sa proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas maluwag ang mga kulungan sa bansa. Samantala, plano ni Katapang na i-convert ang NBP para maging Bucor Global City at iparenta ang mahigit 50% ng lupa nito. Nananatiling normal ang sitwasyon sa Taiwan ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO. Sa panayam, iginiit ni MECO Chair Silvestre Bello III na protektado at nasa maayos na kalagayan ang ating mga OFW sa Taiwan. Hindi umano apektado ang mga ito doon sa isinasagawang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Samantala, siniguro naman ang Department of Foreign Affairs ang kaligtasan ng mga OFW sa Taiwan. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, may inilatag na silang contingency plan at inaalam na rin nila ang record ng bawat Pilipinong naroroon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Marita Muahe. Ito ang PNA Headlines. Naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.